number 3 is you need to attend a pre-trial hearing. Yan. Pre-trial, kailangan yan. Kailangan mong... Hello everyone, welcome to my channel. If you are new with this channel features different informative videos about parenting, about child rearing, about education, about annulment, at marami pang iba. Kaya subscribe na at paki-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko every week. For today's video, pag-uusapan natin ang mga steps or procedures sa pag-file ng annulment. Kaya kung kayo ay nagbabalak mag-file ng annulment or ongoing na naka-file na kayo ng annulment, you should watch this video up to the end kung saan na or nasa ang banda or umuusad pa ba ang inyong kaso na file ng annulment case. Una, number one, yung dapat gawin is you need to consult or hire a lawyer. Kasi kung wala kayong lawyer, syempre, wala namang makakapag-file. Personally, hindi ka naman makakapag-file ng petition sa korte. Kaya kailangan mo munang mag-consult ng lawyer. Kung wala kang pera, I have a separate video on that on how to avail the free legal services ng PAW. Ilalagay ko doon din ang description box below or here up. Pero para tapusin mo muna ang video na ito. My tip to you is please find a lawyer or hire a lawyer na expert na sa family cases kasi alam na nila yung pasikot-sikot or mga procedures ng annulment. Next, number 2 na gagawin mo is you need to secure a psychological report or you need to go to a psychologist na maggagawa ng iyong psychological report kasi usually ng mga cases is ang grad is psychologically incapacitated. So, ngayon, ang bagong pamamaraan, patakaran ngayon is bago makakapag-file ng annulment case sa korte, dapat meron ng psychological report kasama. Noon kasi, pwede na mag-file muna then to follow na lang yung psychological report. Ngayon, hindi ka makakapag-file kung walang psychological report. And number 3 is you need to attend a pre-trial hearing. Yan. Pre-trial, kailangan yan. Kailangan mong umattend. Or kung wala ka dahil nasa malayo ka at you have a work or nasa abroad ka, mag-authorize ka ng representative. Siyempre, it costs a lot of money for you to mag-represent sa'yo sa korte. And then, you need to attend also the hearings. Kung ilang hearings yan, ipipresent ka, ipipresent yung psychologist mo, or kung meron ka pang mga witnesses. So, sa hearing schedules, yung panahon na ipipresent ka, hindi na yun pwede ng representative. Kailangan mo talagang umuwi kung nasa malayo ka. Kung wala ka kasi, madidelay, marireschedule na naman yung annulment case mo, so matatagalan pa. Next niyan is, of course, you will wait for the judgment. Yeah, yan na yung pinakahihintay mo. Yan na yung judgment time. Part 2 na po tayo, Q&A. Sasagutin po natin lahat ng mga questions niyo na nasa comment box below. Ito po ay accumulation of mga questions. Kaya if you have questions, please write down below para po ma-address po natin siya. Masagot po natin siya in detail. First question na sasagutin natin ay from Ma'am Kusina to. Hello po sis, magkano po ang nagastos sa pag-file ng nullity of declaration of marriages? At pasok po ba ako sa sinasabi mong pagbaba sa 12k a month ang income? Pasok ba ako sa free of fee sa PAW? Kasi hindi naman ako magkaka-income ng 9k a month. Salamat at sana mabigyan pansin mo ang aking mensahe. Yes ma'am, kasi sa PAW po ang requirements is yung mga naka-state po dun sa video ko. And one of it is syempre hindi ka tataas sa 12k a month. So kung 9k, 12k pababa yung income mo, eh pasok ka talaga. Anyway, yung mga PAW office naman is sometimes nag-CCI pa sila. May mga PAW office, may mga PAW offices na sini-CCI nila yung client bago nila tanggapin sa office nila. Pero doon kasi sa PAW na pinapuntahan ko, hindi naman ako sini-CCI kasi. So, yun lang yung mga requirements na talaga dapat hindi ka tataas sa ganyang income mo. Parang
maka-avail ka sa free services nila. Eh, pwede ka namang maka-avail based dun sa criteria ng requirements nila. Try to visit the PAW office kasi kung depende kasi yan, kung meron pa silang ibang mga requirements sa'yo. Basta yun lang yung mga basic sana. Ay, yung iba naman hindi masyadong mahigpit. Depende yan sa PAW office talaga. Next question. Nag-run po ba sa iyo ang annulment sis? Gano'ng katagal ang processing? Pero yes, nag-run po yung annulment ko. Thanks God. Sa haba-haba ng panahon, I can say na umabot din siya ng mga 3 years. So, 18, 19, 20. Yan. Round off na lang at mga 2 years lang something eh. Pero syempre, ina-round off ko na lang. 3 years, nag-grant din po yung annulment ko. Pagtsagaan mo lang po talaga. May iba na 1 year lang, nag-grant na. Depende yan sa attorney nyo. Depende din yan sa court. Kung busy ang court, kung wala masyado silang cases, mabilis lang din ang hearing. Kasi sa akin noon, sometimes isang beses lang ako nagkakaroon ng scheduled hearing in a year. So, ganun katagal. Kaya, pinagtsagaan ko lang din. Tsaga-tsaga lang talaga yan. In Rafael, hello sis, ask ko lang po, need po ba ang appearance sa court? Yung pong appearance sa court, marami po kasi mga appearances na kailangan mong gawin, lalo na kapag pre-trial, hearing process. Pero kapag ikaw na mismo yung ipepresent, no, ikaw na petitioner ang ipepresent sa law, sa court, i-cross-examine ka kasi, i-interviewin ka, maraming mga tanong na ibabato sa'yo, depende sa mga itatanong sa'yo ng fiscal or ng judge. So, kailangan, nandun ka talaga personally. But sa ibang mga hearings, pwede naman na mag-authorize ka ng representative. So, kailangan mo lang talaga magbayad na mag-authorize ay to represent sa court sa mga ibang hearings. Pero kapag schedule na ipepresent ka, you should be there personally. Kay Ma'am Jeanette Javier, ang annulment case ko nasa PAW Caloocan. November 2019 ako nag-start makipag-usap. 2020, nag-pandemic, gumagal proseso sa pag-CCI nila kasi iimbestigan ka kung incident, indigent ka talaga. Umabot pa rin 2 years ang pag-imbestiga dahil sa pandemic na yan. December 2021 pa ako nag-file, pinag-file ng attorney ko. 2023, denied daw kahit wala pang hearing. Need ko raw mag-apply ulit. Sorry, apply ulit this year. Sabi attorney, wait ulit. Baka 15 years maawa na sila. Aprobahan ng PAW. Ay, kawawa naman si ma'am. Ma'am Jeanette, siguro yung ma-advise ko sa'yo is kausapin mo yung attorney mo bakit na-denied yung case mo. So, sometimes kasi, kaya na-denied the case, una, walang nag-appear sa court. Pag pre-trial pa lang, walang nag-appear sa court. Hindi ka nag-appear, hindi rin nag-appear ang iyong attorney. Nakakalimutan siguro ni attorney. So, that's why you need sometimes to watch this, to follow up. Lalo na pang public offices na public attorney's office. Follow up mo din sila talaga. Or else naman, wala pang matibay na evidence, like wala pang psychological report na na-attach kasi kailangan nang dapat may attachment na bago ka mag-file. Nakahide sa court, kailangan ng mga attachment, kompleto ng attachment. Kaya, i-deny talaga ng korte yan, i-deny nila yan. So, mag-reapply ka lang, be patient lang. Tiyagaan mo lang din yan na tanungin mo yung attorney mo, attorney, anong reason bakit na-denied yung case ko? Ano bang kulang? So, magtulungan kayo para matapos siya. Maaawa din sa'yo yan. Siyempre, be good to your attorney. Siya yung lalaban sa'yo. I-follow up mo din talaga. Makulitan sila sa'yo. Asikasuhin ang ano yung ano mo, asikasuhin. Magkaroon ka ng number sa attorney mo para ma-chat mo siya kung kumusta na ano ng lagay ng kaso mo. Ano, nakapag-file na ba? Tatanungin mo yan, ano, nakapag-file na ba? May schedule na po ba tayo, attorney, sa pre-trial? O kasi alam mo na ngayon, pagkakasunod-sunod. O, may kulang pang requirements. Ay, kasi minsan sa pre-trial, dyan na lumalabas, ay, walang, hindi pa pala kayo nakasubmit ng ganito. O, si attorney, hindi pa pala nakasubmit ng ganito. Kailangan ng non-cohabitation certificate. O, saan kukunin yun? So, yung mga ganyan ba? Kailangan mo din talagang i-follow up sila, Ma'am Jane. Hello ma'am, baka pwede malaman kung ano ang name ng legit attorney mo. I have 3 attorneys. So, yung pinaka-last na attorney ko is si Attorney Pizarro. So, siya yung, again, say, nakatapos ng case ka talaga. He is based in Butuan City. Ma'am, pwede magpagawa ng papel para sa anal? Hello po, Servan the Villador. Sis or ma'am or sir, hindi po ako gumagawa ng papel para sa annulment. Ano po bang papel na ginagawa na tinutukoy ninyo? Yun po bang petition to file sa korte? Yun po ay gagawin ng lawyer. At itatanong, ang laman po noon ay history ng buhay nyo, history na kung anong nangyari sa inyo na magpapatunay na dapat talagang i-void ang marriage na yon. So, sa'yo yan. Kung yun namang sinasabi ko na kwento ng buhay mo na dapat ready ka na kapag pumunta ka sa attorney mo para babasahin na lang yung attorney, doon niya kukuha na ng idea kung what happened, kung paano kanya i-question na ilalagay niya, itatype niya sa petition paper mo, is story yun eh, na sabi ko na merong facts dapat kung what happened, like for example, binubog ka, saan, kailan, paanong dahilan, hindi ka sinaportahan, how long, meron kayong mga anak, so state mo yung mga names ng mga anak mo, i-attach mo yung birth certificate nila,
PSA birth certificate nila na ito yung anak mo, siya yung ama. Parang ganun ba? That's the facts na ma-attach mo. Ma'am, good AM. Paano kung wala akong work? Yan. Pwede po kayong mag-avail sa PAO. Open naman po ang PAO office natin. That is for the indigent. Lala na yung sa mga low income or walang mga work na gusto mag-avail ng mga legal services. Go to PAO office. Open po sila. Ayan po ay ginawang ahensya ng gobyerno natin para po maka-avail pa rin tayo ng mga legal services kahit po wala tayong mga pera na sapat. Kung nagustuhan niyo po ang videos na ito, please like and comment down kung may mga katanungan pa kayo. And please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pa at mga latest videos ko every week. Thank you for watching. See you next week. Bye. God bless everybody.